yung sabi ni MC, no, na mahirap para sa kanilang umarte kung anong susunod nilang vlog dahil nga sa nangyaring ganito. Sabi nga sa term ng mga artista, no, lalo-lalo na yung term ng director, ay avoid acting blocks. Ibig sabihin, kailangan mong i-avoid itong mga acting blocks para magawa mo yung eksena, no, na gusto mong ipakita sa mga tao, sa mga tagapanood mo. Pero yun nga, sabi nga ni MC, paano namin gagawin yung susunod na eksena kung nakakaramdam kami ng ganito sa aming mga bashers. Mga katrupards, so tayo po ay magbibigay ng opinion batay sa naging huling vlog ng Bex Battalion. So panoorin natin. Una sa lahat, ang vlog na ito po ay kagustuhan ko dahil may gusto lang akong linawin sa mga pangyayari sa vlog na ginawa namin ng parada. Yung paradang yun, napaka bigat sabihin talaga, yung nababasa ko yung mga comments na yung word na bully, sobrang bigat yung talaga yun para sa mga kaibigan ko. Habang binabas ko po sila, nasasaktan din po ako. Kasi kung mahigit na mas kilala sila, ako po po. At yung mga tao na kasama nila, 20 years ago. At ayoko rin isipin ninyo na baka pinilit ako ng dalawang ito para dumagla ito. Hindi po. Ako talaga nag-insist nito dahil gusto ko lang sabihin po sa inyo yung mga nangyayari ngayon na mabigat po sa aming tatlo. Nakikita natin, no, masyadong emosyonal ang Bex Battalion, particular si Lassie, no, kasi feeling niya siya yung dahilan na nabubuli yung kanilang team, no, bilang Bex Battalion dun sa ginawang parada. Na ayon naman kay Lassie na malinaw naman na yung content na yon ay pinag-usapan nilang tatlo, o kaya nga sila Bex Battalion, eh. Ibig sabihin, hindi kaisipan ng isa, kundi kaisipan ng lahat. So, tingnan natin at panoorin ulit natin. Lahat ng vlog namin, pinag-uusapan po namin yun. Isa rin po sa mga isa-suggest kung yung gagawin namin. Saka yung napagod niyo po sa amin, ako kung may kagustuhan nun. Sa mga hindi pa nakakilala sa amin, mas malala pa yung ginagawa namin sa comedy bar. First time namin ng MC sa mundo ng online. Kaya kung ano man po yung nababasa namin, nababasa po. So sabi ni Lassie, no, first time nila online world. So, ibig sabihin ay nag-a-adjust pa rin sila, kaya feeling nila yung ginawang pambabash dun sa comment section ay talagang nakabasag ng kanilang damdamin. Kaya feeling ko mayroong hindi tama dito. Ganun po, sasaktan din mo ako. Kasi walang iba nakakilala ko din ako. Kung alam nila, mabubuting tao po sila. Ang hangad lang mo talaga ng Bex Battalion ay magpasaya sa inyong lahat. Kung wala si MC, walang Bex Battalion. Wala si Chad, walang Bex Battalion. Minsan nga, pagkulang kami ng isa, hindi kami tumutuloy sa pag-vlog kasi dapat tatlo talaga kami. Sa kulang mo na po, hindi ko kailangan ng awa kasi lagaw ko hindi mag-grow pag lagi kayo naawa sa akin. Nagiging negative lahat eh, mga comments pag may naawa sa akin. Kumedyante po ako. At tamad po namin na magbigay ng saya sa inyo. Hindi po ito drama. Naiiyak ako dahil ito ang totoo. Una-una, hindi naman po ako sobi sa tao na haharap sa camera para gumawa ng eksena. Hindi po. Okay, narinig natin, no? Sabi ni Lassie, hindi sila showbiz. No, kasi nga sila ay mga purong standing comedian sa mga bar, no? Sa laugh line at sa iba pang mga
bar na nagsara nung panahon ng pandemya. So, ibig sabihin, hindi sila sanay sa showbiz, pero yun nga lang ang masasabi ko, Bex Battalion, dahil pumasok tayo sa mundo ng YouTube, ay ganito talaga yung realidad, no? Actually, hindi lang naman kayo nababash, maraming mga YouTube creator ang nababash, pero wag natin silang pansinin. Ang mahalaga, no, kung gaano karami yung nagtitiwala sa atin, ay ipagpatuloy natin yung ginagawa natin na content. Imagine ninyo, no, sa maikling panahon, actually buwan lang, no, buwan lang, pero makikita ninyo yung paglago ng inyong YouTube channel. Ibig sabihin, maraming nagtitiwala sa inyo. Kaya yung mga bashers, ay huwag natin pansinin yun, at ipagpatuloy lang natin yung ginagawa natin na makapagpasaya ng tao, lalo-lalo na sa panahon ng pandemya. First time nila dito sa online world, kasi syempre nagkaroon ng pandemya, ay naghanap sila ng panibagong source of income, no, na pwede nilang pagkakitaan, at nakita nga nila yung YouTube. Pero mukhang dito sa huling vlog na ginawa ng Bex Battalion ay nadismaya sila doon sa mga comments. So, ibig sabihin, hindi sila sanay, no, sa showbiz, pero ito lang masasabi ko, Bex Battalion, huwag na huwag kayong susuko, kasi marami kaming napapasaya ninyo. Hindi po kami ganun. Lahat ng pinapakita lang dito, totoo. Totoo kami, yung mga nasa likod, sa likod ng camera, alam nyo na kung gaano ako kakulit, kung gaano ako ka... Natirap ako sa MC, lahat sila. Hindi ako bully, pero ako yung pinakamapangasara sa kanila. Sobrang laki ng tulong ng dalawa sa akin dahil itong mga vlogs namin, kaya nila ako ginagawa para mas lalong lumabas yung husay ko. At ako po'y nagpapasalamat at napakalaki ng utang na loob ko sa kanina. Kung tutuusin, silang dalawa lang ito eh. Silang dalawa lang yung nasa vlog. Pero namalila ako. Para makatulong sa kung ano pangangailangan ko. Hindi sila madamot na tao. Alam mo, masasayang yung mga kaibigan ko sila. Pero sana lang yung mga salitang bully para po sa kanilang dalawa. Hindi po talaga yun ang tamang term. Hindi sila dapat tawagin na bully, at dahil hindi ako na bully. Gustong gusto ko yung ginagawa ko. Kasi nasa sa akin naman yun, kung aayaw na ako o itutuloy ko, wala namang pilitan dito eh. Pero gusto ko yung ginagawa ko at mga kaibigan ko sila. Alam ni MC ang buhay ko. Alam ko rin ang buhay niya. Alam niya buong kwento ng pamilya ko. Si Chad naman. Sana bukas ang pinto sa amin dito. Para tulungan kami. So walang pilitan ito. Lahat ng ginagawa namin ay para sa inyo, na para makapagpasaya lang. Kasi kung totoong fans mo talaga kayo, taga-suporta kayo ng Bex Battalion, sana kilala niyo po kami noon pa, na lahat ng mga challenges namin, nilalagay namin ng twist para maging kakaiba. Ito pa, yung paglalakad ko yun, hindi naman sobrang layo. Napakalapit ako talaga ng mini-stop sa amin. Noong mga panahon na yun, nagtatanong ako, maging yun. Kung nakita po ninyo, no, yung paglalakad ni Lassie nung nag-arampa-rampa siya, yun yung sinasabi na bully si Chad at saka si MC. So bahagi yun ng content nila, no. Tingin ko walang masamang intensyon, no, si Chad at saka si MC dito, kasi bahagi nga ito ng kanilang content. Kung mapapanood nga natin yung ano, no, kung mapapanood natin yung content ni Dunekla, no? Eh, naghahampasan pa sila sa ulo. So, pag tinignan mo yan personal, masama talaga siya, no? Pero bahagi yun ang kanilang content, eh. So, bilang mga YouTube creator, nag-iisip tayo ng mga bagay na pwedeng makadala ng damdamin ng ating mga tagapanood, no? Paano natin sila mapapasaya? Sabi nga ni Lassie, binibigyan ng twist, no, yung kanilang ginagawang content. Kaya napakahalaga yun sa isang YouTube creator, yung pagiging creative at pagbibigay ng mga twist sa kanilang bawat vlog na ginagawa. Tatawa lang pa kami, paparada ha, maglalakad. Kahit sino manalo, maglalakad. Wala namang kulamangan sa amin eh. Kung anong parusa, yun po ang gagawin. Parang yung tama si Kuya Lassie sa mga sinabi ko na we always have the twist para maiba. It's so sad lang po na parang kaming tatlo, solid, kaming tatlo buo, pero bakit parang gusto na magwatak-watak po kami. Yun lang naman talaga main goal namin, magpasaya ng tao. Na actually, ako noon pa ako nababash, simula pa lang. Pero nilalabanan ko po yun kasi gusto magpasaya.
Okay, narinig niyo sinabi ni Chad, no? Sabi niya, noon pa siya nababash, pero nilalabanan niya. Kasi bahagi ito ng ano eh, bahagi ito ng ating content. Hindi natin mapiplease lahat ng ating tagapanood, no? Talagang mayroong nanonood lang, pero hindi sila bilang mga audience, kundi nanonood sila para lang i-bash ka o hanapan ka ng mali, no? Kaya panoorin ulit natin. Isipin po natin kung pareha-parehas na laging may hate, bashing, parang ang hirap po eh. Parang ganun po kami magkakaibigan eh. Kasi alam naman po namin kung kailan sumusobra, kung kailan hindi. Kasi kahit mismo kami nag-uusap lahat po pinag-uusapan namin. Alam namin kung kailan, at po alam namin ng limitasyon ng bawat isa. Kung saan kami mahina, kung saan kami malakas. Kasi gusto po namin ibigay sa ipas, inyo. I-pass forward natin, no? Kay MC kung ano sasabihin niya. Na gano'ng content yung ginagawa namin. Gusto lang po namin magpasaya. Pero sana, huwag yun naman kami huskanan. Umahal niyo po si Lassie. Mas lalong mahal namin. Lahat ng contents namin, pinag-iisipan po namin tatlo para magpasaya kayo. Yung tayong na nagparada si Lassie, siya po kasi yung parang pinakabida doon. So kailangan gawin namin ng konting role-playing para magkaroon ng kwento at magkaroon ng saysay. Kaya minsan, yung simpleng linya na lasipuksan mo yung gate, hindi ko naman pwedeng sabihin ng ganun kasimple lang. Lalagyan ko po ng tono na kunyaring inuutusan ko siya para mas magkaroon ng kwento. Promise. Sakit na sakit po ako. Kami. So sabi ni MC, no, grabe yung emotion dito ni MC, kasi talagang first time niyang naranasan yung ganito, na feeling niya talaga batay dun sa mga nababasang comment sa comment section ay binubuli nila itong si Lassie, no, silang dalawa ni Chad, pero hindi naman yun yung totoo. Sabi nga nila, no, bilang mga YouTube creator ay ginagawa nila ng creative o yung creativity sa kanilang content para mas lalong dumami yung kanilang mga tagapanood at masiyahan yung mga audience nila at yung mga kanilang fans. At isa na ako doon. So balik tayo. Higa ako ng payo kay Pais kung paano alapin yung mga ganito kahit sa mga kaibigan ko. Kasi first time ko itong naranasan, hindi ko po pinapatukbatukan si Lassie nang parang wala lang. Yung kasi yung style ng comedy namin. Doon kasi kami tatlong nakilala. At si Lassie, doon kasi siya magsashine. Ang ginagawin siya, pero parang sabihin na nananapok ako at nambubuli. Parang ang bigat. Hindi ko nga alam na kung ano i-aarte ko sa susunod na vlog, kasi baka mawala yung naturalesa namin. Mailang na ako yung mga simpleng sinasabi nung sinasambal. Okay, balik tayo, no? Masyadong napakabigat ng damdamin ni MC. Yung binabanggit ni MC, no, na paano kami magpapasaya kung ganito yung aming pakiramdam. Sabi nga sa term naming mga mga artistic director ay avoid acting blocks. Ibig sabihin, para mo magawa yung bagay, halimbawa, paano ka magiging masaya kung nakakaranas ka ng kalungkutan? Paano ka magiging malungkot sa eksena kung nakakaranas ka ng kasiyahan? So yun, tinatawag namin avoid acting blocks, para magawa mo yung bagay na yun, no? Kaya naintindihan ko yung pakiramdam ni MC. Kaya alam nyo na, kailangan paglabanan yung mga bagay na ito na malampasan ng Bex Battalion, particular kay MC at saka kay Chad, o silang tatlo, na makagawa sila ng bagong content. Pero syempre, hindi natin maiaalis sa kanila na may ganito silang pakiramdam, so kailangan nila maging handa sa susunod na pagharap nila sa camera.
ito ang opinion ko mga ka-Troopers, no, dun sa Bex Battalion. Ako feeling ko parang sila yung nabuli dito. Kasi ginagawa lang naman nila na maayos yung kanilang content, no, para mas maraming tao ang masiyan. Pero sabi ko nga kanina, hindi lahat ng tao ay matu-please natin, no, lalo-lalo na mga audience natin. May mga bagay na ganun talaga yung nangyayari, no, pero kailangan natin i-absorb minsan yung mga ganung klaseng kritiko. Pero gawin natin positibo ito at sana, no, sa Bex Battalion, laban lang, huwag kayong sumuko. Huwag kayong patatalo sa ilang mga nagkukomento ng hindi maganda sa inyo bilang content creator, kundi ipagpatuloy nyo kasi marami kami napapasaya ninyo. Tuloy lang ang laban mga Bex Battalion. So huwag tayong susuko. Bex Battalion, laban lang. Ituloy ninyo yung ginagawa nyo. Kasi walang masama sa ginagawa ninyo. Hello ka-Troopards. Thank you for subscribing and watching my uploaded videos. My YouTube channel's 90% proceeds will be donated directly to Freedom of Responsible Volunteers for Social Development Action, known as Volunteers Freedom Foundation. Volunteers Freedom Foundation is a non-government organization that helps urban poor communities, and they have a programmatic mass feeding program with the malnourished children and street children. Mga ka-Troopards, maraming salamat sa pag-subscribe ninyo sa aking YouTube channel. Ang 90% po na kikitain ng ads nito ay direkta po natin i-donate sa Freedom of Responsible Volunteers for Social Development Action Incorporated, or Volunteers Freedom Foundation. Ang Volunteers Freedom Foundation ay isang non-government organization na tumutulong sa mga urban poor communities. Meron silang mass feeding program para sa mga malnourished children at sa mga batang lansangan. My channel's uploaded videos is composed of my personal vlogs, travel and events, comedy, theater art workshop, adventures, my social responsibility, charity works, and pranks and other videos. Just keep on watching. God bless you all. Maraming salamat sa panonood mo ka-Troopards ng aking mga videos. Hanggang sa muli,